Hello guys, this is King and welcome to PinoyTube. So for this video, i-unbox natin yung Xiaomi Redmi Note 9 3GB 64GB variant na may color na polar white. So stay tuned guys! So welcome back guys! So bali, itong Xiaomi Redmi Note 9 na version namin is yung 3GB 64GB variant nga na may presyong 7,990 pesos. Ngayon, kung interesado kayong bumili nito guys, sa pagkakaalam ko is available pa lang to through online sa Lazada and sa Shopee. So kung gusto nyo bumili, meron akong link dyan sa description box na pwede nyo gamitin para kahit konti ay makakuha kami ng komisyon. So yung Redmi Note 9 ay may iba't ibang kulay. Meron siyang midnight gray, forest green at polar white. So yung polar white nga yung etong unit na i-unbox natin. Sa loob ng Xiaomi Redmi Note box is makikita natin yung kanyang wall charger na may 22 watts. Tapos yung unit natin is hanggang 18 watt charging na siya. USB Type-C at yung mga documents niya. And so kung gusto nyo makita yung full specs ng Redmi Note 9 is ilalagay ko na rin dyan sa description box yung full specification niya at yung mga importanting specification naman niya is i-display ko na rin sa screen. Siguro naman marami na kayong napanood na unboxing nito and diretso na kagad tayo doon sa pinaka main features. Yung Xiaomi Redmi Note 9 ay mayroong 6.53 inches na may 83.5% screen to body ratio. Bali Corning Gorilla Glass 5 na siya guys na may plastic frame. Bali yung Full HD Plus resolution niya guys ay 1080 by 2340 pixels na may 395 ppi densities. Bali yung harapang camera na nakikita natin guys ay yung 13 megapixel selfie camera ng Redmi Note 9. Sa ilalim naman makikita natin yung 3.5mm headphone jack, microphone pinhole, USB Type-C connection for data transfer and charging, speaker grill para sa sound. Sa right side naman, makikita natin yung power button at yung volume rocker. Sa taas, makikita natin yung isa pang microphone pinhole at yung IR blaster na madalas kong gamitin na pang remote ng TV namin. Sa likod ng Xiaomi Redmi Note 9 ay makikita natin yung kanyang LED flash at yung fingerprint scanner. Meron siyang apat na camera na may 48 megapixel para sa main camera natin, 8 megapixel para sa ultra wide, 2 megapixel para sa macro at isa pang 2 megapixel para sa depth sensor. Sa left side naman ay makikita natin yung lagayan ng kanyang SIM card na may tri-slot. Bali isa para sa micro SD card at dalawang nano SIM na may dual standby. Bali yung Xiaomi Redmi Note 9 ay merong MediaTek Helio G85 12 nanometer na CPU at meron siyang Mali G52 MC2 na GPU. Tapos yung OS naman niya is MIUI 11 based on Android 10. So, pag dinanswipe natin ng dalawang beses, makikita natin yung mga shortcut keys na pwede naman nating baguhin kung gugustuhin natin. Pwede nating dagdagan kung ano yung gusto natin at pwede rin nating bawasan. So, karaniwang makikita dito is yung shortcut natin para sa mobile data, sa Wi-Fi, sa flashlight, auto brightness, Bluetooth, location, lock screen, screenshot, reading mode, airplane mode, mute, at syempre yung mga bago pa na pwede nating ipangkas, dark mode, Mi Share, screen recorder, vibrate hotspot, at yung sync. So, pag dinanswipe natin to or pumunta tayo dun sa pinaka settings ng Xiaomi, meron na silang mga bagong features na dinagdag dito guys. Meron siyang sa display, kung ayaw nyo ng puro puti lang yung screen nyo, gusto nyo na gawing black lang lahat ng menu, pwede natin gawing dark mode yung menu na. Yan, so all black lahat, makikita nyo naman. Ngayon, kung ako papipiliin, mas prepared ko tong dark mode kasi hindi masyado masakit sa mata kahit gabi na. Nakikita mo pa rin ng maayos. Ngayon, kung hindi naman kayo kontento sa kulay ng screen nyo, pwede kayong pumili sa color scheme. Pwede nating baguhin. Pwedeng warm, cool, or kung gusto nyo na parang AMOLED siya, pipiliin nyo lang yung saturated. So, mas matingkad na yung mga kulay niya. Tapos, combine mo pa yun sa dark mode. So, napakaganda ng screen mo sa presyong 7,990 pesos. And upon boot up ko nito, pagkatapos ko i-set up lahat, nag-update yung MIUI Global
from 11.02 naging 11.04 na siya. So dapat aantayin niyo lang 'yon and hindi kayo atat. So upon boot up ulit, meron tayong 64 gig na storage, merong natirang 44 na storage pa kasi nga nag-update na yung mga apps, yung Google Play Store. And kung galing naman kayo sa dati ng Xiaomi na smartphone, tapos gusto nyo ilipat lahat ng data nyo dito, is pwede nyo gamitin yung Mi Mover na apps. Yan. And so sa Mi Mover, lahat ng lumang mga data nyo or mga apps nyo na naka-install dun sa lumang Xiaomi phones nyo, pwede nyo nang i-transfer kagad dito. Ngayon, kung Xiaomi user kayo guys, at ayaw nyo naman yung MIUI 11 style kung saan yung mga apps natin is mismo nandun sa display, ginawa na nila ng solution yan. Pwede tayong pumunta sa settings, tapos pupunta tayo sa home screen, tapos pindutin natin yung home screen, palitan natin yung regular. Ngayon, gawin natin with app drawer. Tapos click natin OK, tapos back. Ngayon, pag nandito na tayo sa main screen, isa-swipe up lang natin, nandun na lahat ng app natin. So, hindi na tayo mahihirapang maghanap or hindi na lahat nakatambak dito sa display natin. So, testing na naman natin yung sound or speaker ng Redmi Note 9. So, may nalagay na akong music sa kanya. So, yung pinili lang natin is yung walang copyright kasi mahigpit sa YouTube. So, testing na natin. So, single yung speaker niya guys, sa baba lang. Full volume na din. So para sa akin yung sound ng speaker ng Redmi Note 9 is okay lang siya, nandun lang siya sa normal na lakas, hindi siya ganun kalakas. And maganda naman, hindi naman sabog yung tunog niya, buo yung tunog niya kahit hindi siya ganun kalakas. And testing nga natin yung screen. So yung screen nga ng Redmi Note 9 ay 1080p Full HD Plus na 1980 by 2340. Yeah. So vibrant naman yung kulay ng screen niya. Yan. And in terms of color production, maganda naman yung LCD and wala naman ako nakitang kahit anong black bleeding dito sa unit namin, kahit dun sa may gilid or dito sa bandang baba, wala naman ako masyadong nakitang black bleeding. Maayos naman. So, check naman natin ngayon kung gaano kabigat yung Redmi Note 9. Bali, yung Redmi Note 9 is 201 grams. So, try tanggalin natin. Patong ulit natin. 201 grams, guys. So, testing nga naman natin yung camera ng Redmi Note 9. So, yung camera ng Redmi Note 9, meron siyang 48 megapixel na main camera. So, testingan natin yung ordinaryo muna. Tapos, yung 48 megapixel niya. Yan. So, mabilis naman mag-ano yung camera niya mag-focus. Tapos, yung night mode niya, medyo maliwanag dito sa bahay namin. So, testingan pa rin natin. So, sa night mode, parang meron siyang loading na aantayin muna natin matapos kasi sabi parang keep your hands steady. Tapos meron din siyang pro mode kung saan pwede mo baguhin lahat ng settings. And pwede mo, sa pro mode, pwede mo pa rin piliin yung 48 megapixel mo na camera or sensor. Tapos testingan natin yung video. Sa settings ng video is, meron tayong hanggang 1080p at 30fps. Tapos meron tayong movie frame, macro, show, grid lines,
and straighten. So sa grid line, syempre para mas madaling i-focus kung nasa gitna ba yung subject mo or hindi. Pero ayan, so gamitin natin yung video na parang meron naman siyang EIS kasi hindi masyado maalog yung video, guys. Kahit inaalog natin ganyan or tine-change natin sa iba't ibang angulo si Saver, okay naman. And gamitin natin yung focus ng camera or zoom pala. Yan. So up to 6 times yung zoom. Kaso syempre pag nanginginig yung kamay mo, maalog na yung shaky na yung video. Tapos ibalik natin sa dati, pipindutin mo lang pababa, and yan. So far naman, okay naman yung video and photo ng camera ng Redmi Note 9. So tingnan natin yung sa harapan naman, sa selfie. Yan. So ito yung selfie camera ng Redmi Note 9. So tingnan natin. So, pag natural mode, syempre, 13 megapixel, makikita lahat ng mga blemishes mo sa mukha. Pero, overall quality, kasi malakas yung ilaw namin dito, and okay naman siya. Hindi naman masyadong wash out yung kulay. Sakto lang. Yan. Natest ko na rin siya sa AnTuTu Benchmark, and ang nakuha nating score ay 189,688. Bali yung variant na gamit ko is yung 3GB 64GB variant. And sa gaming naman, natest ko siya sa dalawang sikat na game dito sa Philippines, yung Call of Duty at yung Mobile Legends. Sa Mobile Legends, pwede natin siyang iset sa high graphics, high frame rate, nang wala tayong ma-experience na kahit anong lag. Kumbaga, sobrang smooth ng Mobile Legends sa Redmi Note 9. And yung Call of Duty Mobile naman is dahil bago yung processor, hanggang low settings pa lang yung pwede niyang gamitin. So in the future, magkakaroon din ng patch yung Call of Duty para mas madagdagan yung graphics sa HD or sa kung anong pamang settings yung idadagdag nila. Para sa first impression ko sa Redmi Note 9 ng Xiaomi, sa build niya, okay na okay yung build niya, parang sturdy naman, and hindi naman siya ganong kabigat. And yung mga buttons niya dito sa power button, volume rocker, is tactile naman. Sound quality is okay, hindi ganon kalakas, pero buo yung sound niya. May onting bass ka na maririnig, and hindi siya tunog-lata. LCD quality naman, sa nakuha naming unit is wala naman kaming napansin na kahit anong black bleeding sa gilid or dito sa may bilog, sa may camera. And vibrant naman yung screen niya. Sa performance naman, dahil MIUI 11.04, yung update na binigay niya, sabi mga bug fixes and tweaks. So far, okay naman yung Redmi Note 9 MIUI 11.04. Sobrang smooth naman. Wala pa naman ako na-experience na stutters or lag sa kanya. Sa gaming, kaya naman niyang paandarin yung mga sikat na game ngayon, pati yung mga latest na game ngayon. Sa tingin ko, dahil bago nga yung chipset na nakalagay and optimized siya for gaming, mapapaandar niya lahat ng mga latest game ngayon ng medium to high settings. For the price of 7,999, 5,000 mAh battery, yun nga lang, 18 watts lang yung charger. Medyo matagal siya i-charge kasi nga ang laki ng battery, umaabot ng 2 hours yung charging time niya. Pero okay naman kasi matagal din naman malobat. Yan. So okay na okay sa akin yung Redmi Note 9. So if you like this video, guys, don't forget to like it. Kung hindi nyo naman type, dislike it. And for more PinoyTube videos, don't forget to subscribe and hit the bell button. This is King of PinoyTube signing out. Thanks for watching. Bye!